What's up mga kabayan, nandito na ulit ako sa studio. Maraming salamat kay Pao sa pagbigay ng bago kong tangan. Ito yun, yung gabay medalyon, tapos sinaluan niya nito. Kapalan, nandito na yung gabay medalyon natin. Papakita ko sa inyo kung bakit upgraded na ito. Ito yung sinasabi kong upgraded gabay medalyon natin mga kabayan. Kung mapapansin nyo, makapal na siya. Ayan o. Yung loob nito, andyan pa rin yung sign, baliktaran. Sa loob, merong palaman ng mga mutya. Iba't ibang uri ng mga gamit. Pakita ko lang sa screen, eto siya. Yan. Kaso hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung pinakapangalan yan. Pero yung mga yan, mga kabayan, nasa loob ng medalyon, meron na tong mutya at siguradong mas mabisa na ito. Sa lahat ng interesado, mag-message lang or mag-comment, may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hangung sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Filipo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, kilala bilang mahusay na manggagamot itong si Filipo. Yun nga lang kinakatakutan ito sa kanilang bayan dahil sa ugali nitong may pagkasanggano. Lumaki sa pangalaga ng kanyang Lolo Berong. Ito din ang nagturo ng lahat ng nalalaman pagdating sa panggagamot. Kabaliktaran ng ugali ng binata. Napakabait ni Lolo Berong at halos lahat sa kanilang baryo sa kanya lumalapit upang humingi ng tulong. Kung minsan pa nga, naaabuso na ito ng mga taong mapagsamantala at ito ang naging dahilan ni Filipo kung bakit arogante siyang nakikiharap sa mga tao. Kaunting pagbabaliktanaw, naganap ito nung mga panahong nasa edad 12 pa lamang itong si Filipo. Isang hapon, habang nanggagamot ay may lumapit na kalalakian. May dalang baril ang mga ito, nakasuot ng uniforme ng mga sundalo. Humingi ang grupo ng tubig sa matanda, ngunit sinabihan sila nitong mag-antay sandali dahil nasa kalagitnaan ng panghihilot ang matanda. Sakto namang inutusan nito si Filipo na sumalok ng tubig doon sa balon na nasa bandang ibaba ng burol kung saan nakatayo ang kanilang tahanan. Laking gulat ng binata dahil nakita nitong pinagtutulungan ng mga kalalakihan ang kanyang lolo. Binato ni Filipo ang dalang galon sa isa sa mga lalaki dahilan para mawalan ito ng malay. Dali-dali naman siyang inawat ng matanda. Sinalo ang panggugulpe ng mga kalalakihan. Pilit pang nakikiusap ang matanda, ngunit hindi nakikinig ang mga ito. Huminto lang sila sa pagkastigo sa matanda nung marinig nila ang boses ng Kapitan Del Barrio na itago na lang natin sa pangalang Ipong. Anak nang, kayo na naman! Ang kakapal talaga ng apog nyo. Kayo na nga lang tong nangingi ng tulong. Kayo pa ang may ganang manggulpe. Alam nyo, napupuno na ako sa mga ugali nyo eh. Magsialis kayo sa harapan ko kung ayaw nyong manghiram ng muka sa kalabaw. Wika ni Ipong. Nang mga panong ito ay kinakatakutan ng lahat ang kapitan dahil sa reputasyon bilang berdugo ng mga rebelde. Sinasabi ding walang tumatalab na sandata sa katawan nito, kaya maging ang mga sundalo ay hindi nangangahas na umarang sa daan ni Ipong. Matapos takutin, kagad nagsipulasan ang mga kalalakian. Dali-dali naman itong inalalayan ang matanda. Laking gulat niya nang makita si Filipo na yakap-yakap ni Lolo Berong. Lalong nang galaiti sa galit si Ipong.
akmang hahabulin pa sana ang mga lalaki, ngunit pinigilan na ito ng matanda. Hayaan mo na sila, Ipong. Ayos lang naman ako eh. Ikaw, Apo, nasaktan ka ba? Eh bakit naman kasi binato mo ng galon yung mga yun eh? Hinayaan mo na lang sana. Wika ni Lolo Berong. Tapos ano po? Papanoorin ko po kayong ginugulpi. Hindi naman po ako makakapayag ng ganun, Lolo. Sila po ang may kailangan, kaya matuto po silang magpakumbaba. Wika ni Filippo. Sa murang edad ay parang may gulang na kumagsalita si Filippo. Kaya ganun na lang ang paghanga ng mga tao sa pagpapalaki ng matanda sa kanya. Tama nga naman si Filippo, Manong. Hindi naman po kayo dapat nagpapape. Alam nyo, nagtataka ako eh. Kung saan napunta yung berong na kinakatakutan ng mga tao dati. Wika ni Ipong. Matagal na panahon na yon, Ipong. Matanda na ako eh. Mahina na ang katawan. Kaya wala na akong ibubuga. Tugon ni Lolo Berong. Kaya nga po nandito ako eh. Kasi alam kong hindi nyo na kaya. Ako po makikipagsuntukan sa mga yon. Antayin lang nilang lumaki ko. Makikita talaga nila. Wika ni Filippo. Tinupad nga nito ang pangako. Edad 14 anyos ang binata nang biglang ipatawag ni Ipong si Lolo Berong dahil nasangkot sa kaguluhan ang apo. Isang binata ang ginulpi nito sa pamilihan. Inutusan ni Lolo Berong ang binatang mamili ng kanilang pangangailangan sa bayan dahil abala ito sa paggawa ng mga pangaplas. Apo, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo naman ginulpi yung taong yun? Tanong ni Lolo Berong kay Filippo, nanooy binata na. Eh kasi Polo, inapin nila yung babaeng nagtitinda ng isda. Nakakaawa naman po, kaya ayun, pinaggugulpi ko sila para turuan ng leksyon. Kaso, hindi ko na malayang napalakas pala yung suntok ko eh. Ayun, tulog! Pagpapaliwanag ni Filippo. Napabuntong hininga na lang si Lolo Berong habang nakatingin kay Ipong. Nanooy napakamot na lang din ng noo. Alam mo Ipong, mukhang nagkamali ako nung pinaturuan ko sa iyong makipaglaban tong apo ko. Ayan tuloy, pareho pang sumasakit ang ulo natin. Wika ni Lolo Berong. Napangiti naman si Ipong sa sinabi ng matanda. Ngunit sa kaloob-looban nito, ipinagmamalaki nila ang binata dahil sa naging prinsipyo. Nang humantong sa hustong gulang, sinimulan ni Lolo Berong ang pagtuturo kay Filippo ng mga dasal. Nagsimula na din itong magsanay sa panggagamot. Hindi nga nagtagal, naging mahusay na ito sa larangan ng lihim na karunungan. Mabilis natuto ang binata sa lahat ng paraang itinuro sa kanya, lalong-lalo na sa tigalpo. Nagawa nito ang unang pagpatay sa mangkukulam gamit ang dasal sa edad na 20 at pagpasuka ng yanggaw sa edad na 21. Tuluyan na nitong pinalitan si Lolo Berong sa edad na 25. Kinilala ang kausayan ng binata sa panggagamot. Hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa buong bayan. At dito nagsimula ang kakaibang inkwentro ng binata sa mga elemento sa modernong mundo. Kaunting pagpapaliwanag kay Filippo, matipuno ang pangangatawan nito. May kalakian at masasabing malahigante ang tangkad sa taas na 7 talampakan. Mahaba ang buhok nito na umaabot hanggang sa kanyang bewang,
dahil simula pagkabata ay hindi ito pinagupitan ng kanyang lolo. Hindi rin kagandahan kung manamit ang binata dahil paborito nitong suotin ang kanyang t-shirt na tinanggalan ng manggas. Halos lahat ng damit nito ay ganun. Kahit pumupunta ito sa mga matataong lugar, hindi ito nagdadamit ng maayos. Ang daila ng binata, hindi niya kailangang baguhin ang sarili batay sa pananaw at panglasa ng iba. May isang pagkakataon pang kamuntikan siyang hindi pasakayin ng bus dahil napagkamalang may diferensya sa pag-iisip. Ito ang kadalasang nagiging dahilan ng pag-init ng kanyang ulo. Si Pilipo ang pumupunta sa kanyang mga pasyente. At dahil dito, isang kaganapan ang tuluyang nakapagpakilala sa kanya sa karamihan. Ipinatawag ang binata sa isang paaralan dahil napakaraming estudyante ang sabay-sabay na sinasapian. Isa itong sikat na universidad sa kanilang bayan. Kaya naman maraming mga anak ng mayayaman ang nag-aaral doon. Pagpasok pa lang ng gate ng binata, pinagtitinginan na ito ng mga estudyante. Kasama nito ang isa sa mga guro na nagpatawag sa kanya. Dahil hindi na kaya ng mga gwardiyang pigilan ang mga estudyanteng sinapian. Maliban sa mga guro, kasama din ni Pilipo ang kanyang kaibigang si Ipong. Malaki ang maitutulong ni Ipong sa laban dahil may kaalaman ito sa dasal na panggapos. Mukhang ikaw ang pinagtitinginan ng mga tao dito, Pilipo. Sikat ka na bata! Wika ni Ipong. Ang sabihin mo, Manong Ipong, pinagtatawa na nila ako eh. Pero bahala sila sa buhay nila. Wala akong pakialam. Tugon ni Pilipo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa silid kung saan inilagay ang mga sinasapian. Sa bilang ni Pilipo, may 10 kabataan ang naroon sa silid. At bawat isa sa mga ito, pinipigilan ng 4-5 katao. Nakapagkarga ka na ba, Pilipo? Eh, simulan na natin nang matapos na tayo dito. Kukunin ko ang kalahati at ikaw naman ang bahala sa iba. Wika ni Ipong. Kagad nitong nilapitan ang isa sa mga sinasapian. Inutusan ang mga nakahawak dito na bitawan ang dalaga. Nung una ay ayaw sumunod na mga kabataang nakahawak dito dahil baka magwala at makasakit. Ngunit nang sumigaw si Pilipo, biglang nagsipag-alisan ang mga nakahawak sa pasyente ni Ipong. Akmang tatakbo sana ito palabas, nang biglang hawakan ni Ipong ang ulo nito. Tumigil ka kung ayaw mong mamatay sa loob ng katawan ng dalagang yan. Wika ni Ipong. Unti-unting naglakad ang dalaga pabalik sa kinakatayuan. Naupo sa sahig. Hindi ito kumilos. Habang patuloy na nakatutok ang tingin kay Ipong. Samantalang si Pilipo naman, hindi makalapit sa isa pang pasyente dahil hinarangan ito ng ibang estudyante. Ama nung Ipong, mukhang magkakaproblema sa akin itong mga estudyanteng to. Kanina pa ako naiirita eh. Wika ng binata. Kagad naman siyang sinagot ng isa sa mga estudyante. Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Tignan mo nga yung itsura mo. Mas mukha ka pang basurero kaysa sa manggagamot eh. Napangiti si Pilipo. Tinutukan ng daliri sa noo ang estudyante. Bigla itong nanigas at unti-unting naupo sa sahig. Kung wala kang alam, huwag mong ibubuka yung mabaho mong bunganga.
nasa paaralan kayo. Pero yung hininga nyo, amoy alak. Ano bang pinagagawa ng mga kabataan ngayon? Wika ni Filippo. Bigla namang sumingit sa usapan si Ipong. Para sa inyong kalaman, ang totoong manggagamot dito ay walang iba, kundi ang taong yan, yung taong mukhang grasa. Siya si Filippo. Wika ni Ipong. Napailing na lang si Filippo sa sinabi ng kaibigan. Kagad nang inasikaso ang kanyang pasyente. Naupo ang binata sa harapan ng estudyante. Nakita ng lahat kung paanong nanlaki ang mga mata dahil sa takot. Lumayo ka sa akin. Wala kang kinalaban dito. Kaya huwag kang makikialap. Pagmamayari ng aming Panginoon ng kabataan ito, napag-utusan lang kami para kolektahin sila. Wika ng nakasapi sa pasyente. Kinilabutan ang lahat ng nasa silid. Nagbulungan. Dahilan para mairita si Filippo. Pwede bang palabasin niyo ang lahat ng walang kinalaman? Ang may iwan lang, mga pasyenteng may sanib. Baka mamaya, pag pinarusahan ko tong isang to, madamay kayong lahat. Wika ni Filippo. Dali-dali namang naglabasan ang ibang mga estudyante. Laking pagtataka ng mga guro dahil huminto sa pagwawala ang mga ito. Muling ibinaling ng binata ang atensyon sa pasyente. Kinausap. Naupo ang binata sa harap nito at nagsinde ng sigarilyo. Pasensya ka na, ha? Naabala tayo. Ang ngayon, ano nga uli yung sinasabi mo? Kukolektahin mo sila. Mukha bang basura yung mga to? Kung ako ang tinutukoy mo, pwede pa. Eh, madungis ako eh. Pero itong mga mukhang to, na parang hindi nadapuan ng langaw simula pagkabata. Ewan ko lang, ha? Wika ni Filippo. Tumawa ng malakas ang nilalang. Akmang sasakalin si Filippo nang bigla nitong ilapat ang hintuturo sa noo ng estudyante. Napasigaw ito habang nanginginig ang katawan na tila ba kinukuryente. Ay nako, masyado kayo mabangis ah. Pero yan ang gusto ko, lumalaban. Sabihin mo sa akin, sino ang Panginoon mo? Tanong ni Filippo. Hindi mo na kailangang malaman. Tutal, hindi mo rin siya kayang talunin. Tugon ng sanib. Ah, ganun? E di tignan natin. Tugon ni Filippo. Kagad nang pinatay ang kung anumang nakasapi sa pasyente. Hindi na ito nag-abalang magtanong kung anong uri ito ng nilalang. Makalipas ang ilang oras, nagawang palayasin ng dalawa ang mga nakasanib. Habang nag-aayos ng mga sarili, dumating naman ang isang pare. Dinasalan ang mga walang malay na pasyente. Napangiti naman si Filippo nang makita ito. Hoy Filippo, umayos ka. Pari ang karap mo. Igalang mo naman. Wika ni Ipong. Huh? Bakit? May ginagawa ba ako? Inaayaan ko nga lang si Father na dasalan yung mga kabataan yan. Father, pasensya na, nahuli ka ng dating. Tapos na po ang eksorsismo. Wika ni Filippo. Napalingon ng pare at lumapit sa kanila. At sino naman kayo? Paano mong nasabing tapos na? Eh walang malay mga bata. Tanong ng pare.
Ah, magandang tanghali po, padre. Kami po yung manggagamot na ipinatawag na mga guru dito. Ang tagal nyo daw po eh. Ang bagal nyong dumating. Tugon ni Ipong. Bagyang nainsulto ang pare sa sinabi nito. Ah, ganun. Mga albularyo pala kayo. Gaano ba kayo kasigurado na nagawa niyong palayasin na mga demonyo? Muling tanong ng pare. Siguro. Kasing sigurado ng pagsikat ng araw sa silangan, padre. At kasing sigurado din ng pagkakamoy ko ng alak sa hininga nyo. Mawalang galang na po, ha? Kung ako sa inyo, uuwi na lang ako para matulog. Wika ni Filippo. Nanlaki mga mata ng pare sa sinabi ng binata. Nakangiti lang si Filippo sa harapan nito habang inaantay kung ano ang susunod nitong gagawin. Wala kang respeto sa isang alagad ng simbahan. Pinagbibintangan mo ba akong umiinom? Wika ng pare. Alam niyo, Father, ibibigay ko ang respeto sa mga taong karapat-dapat. Huwag niyo pong sabihin na wala akong respeto sa mga alagad ng simbahan. Huwag mong latin. Batay sa nakikita ko sa iyo, ikaw ang walang respeto sa sarili mong katungkulan. Wika ni Filippo. Kitang-kita ang pagtitimpi ng pare dahil sa napakadaming tao ang naroon. Bagaman hindi naririnig ng mga ito ang pag-uusap ng dalawa, ayaw nitong makita ng mga tao ang totoong ugali. Alam mo, binata, sasabihin ko sa'yo. Nagkakamali ka ng binabangga. Isa akong kilalang eksorsista at nagsanay sa bansang Italia para sa ganitong trabaho. Kaya wala kang karapatang bastusin ako, ha? Isa ka lang hamak na albularyong walang pinag-aralan. Natuto lang kayo ng mga karunungan. Akala nyo kung sino na kayo, ha? Hindi nyo rin maitatago ng mga babubuti nyong gawa ang katotohanang may sa demonyo ang inyong mga pamamaraan. Wika ng pare. Napangiti na lang si Filippo sa sinabi nito. Magsasalita pa sana nang bigla siyang pigilan ni Ipong. Tama na, Filippo. Wala ka mapapala kung makikipagtalo ka sa isang alagad ng simbahan. Ang mabuti pa, umalis na lang tayo. Wika nito. Ngunit napansin ni Filippo na tila may mali sa mga pasyente. Hinila nito sa sulok si Ipong upang kausapin. Sabihin mo sa akin, naiselyo mo ba yung katawan ng mga pasyente? Nanlaki ang mga mata ni Ipong dahil nakaligtaan nitong iselyo ang isa sa kanyang mga ginamot. Naku po, naloko na. Nakalimutan ko yung isang dalaga. Bigla kasing dumating si Padre Laurencio eh. Tugon ni Ipong. Yan pala si Padre Laurencio. Hindi pala ako nagkamali ng pangiinsulto sa kanya. Alam mo, marami na ako naririnig na masasamang bagay tungkol sa kanya. Pero huwag ka nang maingay. Tignan natin kung anong gagawin niya. Gusto ko ding makita ang pinagmamayabang niyang pinag-aralan sa Italia. Wika ni Filippo. Ilang sandali pa ay bigla na namang nangisay ang sinasabing pasyente ni Ipong. Alam ng binata, magiging butas ito sa kanilang reputasyon. Ngunit sinadya nitong bumalik ang nilalang sa katawan ng dalaga upang subukan ang kakayahan ng pare. Hindi ba mapapahamak ang pasyente, Filippo? Sigurado ka ba? Tanong ni Ipong.
Huwag kang mag-alala, Manong. Walang magagawa ang nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente hanggat hindi pa nakakalas ang ginawa mong panggapos. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Padre Laurencio naman, nagkandara pa sa pag-uusal ng mga dasal pang eksorsismo. Ngunit sa kasamaang palad, tila hindi ito tumatalab. Makailang ulit niya itong ginawa, hanggang sa napilitan itong magpatawag ng mga gwardiya para hawakan ang nagwawalang estudyante. Nanatiling nakatayo si Naipong at Pilipo sa sulok nang bigla silang lingunin ng pare. Kasalanan niyo to. Nagmamarunong kasi kayo eh. Ngayon, tignan niyo yung nangyari. Wika ni Padre Laurencio. Napailing na lang ang binata. Alam nito na mahinang uri ng elemento ang sumapi sa dalaga. Alam mo, Pilipo, naniniwala ako sa mga sabi-sabi na may kakaibang lakas sa taglay ang mga dasal ng kagaya ng eksorsista. Pero bakit simpleng maligno lang? Hindi pa mapalayas dyan. Tanong ni Ipong. Ayaan mo lang siya, Manong. Tignan natin kung ano ang magagawa ng mayabang na pari na yan. Wika ni Filippo. Naupong binata sa sahig habang umiinom ng tubig. Nakatitig lang ito sa ginagawa ng pare na parang batang tuwang-tuwa sa pinapanood. Inabot na ng maghapon, wala pa rin nangyayari. Halos magtanggal na ng suot na sotana ang pare dahil basang-basa na ito ng pawis. Tinignan ni Filippo ang pasyente. Nakitang nangihina na ang katawan nito. Halos hindi na din makadilat dahil sa ginawang maling pamamaraan ng pare. Tumayo ang binata. Lumapit sa kinaroroonan ni Padre Laurencio. Kagad namang nagtinginan ang mga tao sa kanya. Hinawakan ng binata sa balikat ang pare. Tumabi ka. Ako na ang gagawa. Napatitig sa kanya ang pare. At sa hindi malamang dahilan, kusang kumilos ang katawan nito at naglakad papunta sa kinauupuan ni Ipong. Nagtataka ang pare kung paano itong nagawa ni Pilipo. Napalingon siya kay Ipong, na nooy tatawa-tawa lang. Huwag po ako yung titigan nyo, padre. Ayun o, manood kayo sa magagawa ng totoong alagad ng ama. Madungis lang yan, pero mahusay yan. Ibinaling ng pare ang tingin kay Pilipo. Nakitang may kung anong sinusulat ang binata sa kanyang palad. Ilang sandali pa, narinig niya itong magsalita. Inuutusan kitang humakbang papunta sa liwanag ng Diyos. Matapos nitong magsalita, kagad inilapat ng binata ang palad sa noo ng pasyente. Napaangat ang katawan nito. Binitawan ng mga humahawak ang dalaga dahil halos dalawang talampakan na ang iangat ng katawan nito sa lupa. Dahan-dahang hinila ni Pilipo ang kanyang kamay na tila may hinuhugot na kung ano mula sa noo ng dalaga. Matapos ang ilang minuto, bigla itong bumagsak sa sahig. Nagawa namang saluhin ng binata ang ulo nito, pati na rin ang katawan ng dalaga, kaya walang nangyaring masama sa kanya. Hindi makapagsalita si Padre Laurencio sa nakikita. Wala itong kaalam-alam kung ano ang totoong nangyari. Anong nangyari? Paano niyang nasambit ang orasyon ni Arcangel Gabriel?
Tanong ng pare. Eh, simple lang naman, padre. Sinanay ng isang totoong divino ang bata yan. Ewan ko kung pamilyar sa inyo ang pangalang Padre Constantino. Wika ni Ipong. Napalingon ang pare dahil kilala niya si Padre Constantino. Isa siya sa pinakamagaling sa larangan ng pagpapalayas ng mga demonyo. Sinasabi ding nakapasok na ito sa impyerno ng ilang ulit. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Paanong pag-aaksayahan ng isang banal na tao ang kagaya niyang halos hindi makapagpalit ng damit? Tanong ng pare. Yan ang problema sa'yo, padre. Mahilig kang mangmata ng kapwa. Hindi mo muna tignan ang totoong pagkatao nito bago mo sila usgaan. Si Pilipo, hindi siya kagaya ng inaakala mo. Marahas at walang modo kung magsalita ang batang yan. Oo, mukhang taong grasa, pero ako mismo magsasabi sa'yo, padre, mas mabuti ang kalooban niya kung ikukumpara sa'yo. Tugon ni Ipong. Hindi nakapagsalita ang pare at kagad itong lumabas ng silid. Ilang sandali pa ay nagawa ng tapusin ni Ipong ang panggagamot. Laking pasasalamat ng mga guro dahil nagawang palayasin ng binata ang mga elementong sumapi sa mga kabataan. Kayo namang mga walang magawa sa buhay. Kung hindi nyo alam ang ginagawa nyo, manahimik na lang kayo! Sigaw ni Filippo sa mga kabataan. Nalaman ng binatang nagsasagawa ng ritual ang mga ito upang tumawag ng engkanto. Nagtagumpay ang mga kabataan, ngunit sa kasamaang palad ang natawag nila ay mga dalunganon, uri ng mga engkantong nang bibihag ng mga kaluluwa upang gawing alipin sa kanilang kaharian. Matapos pangaralan ang mga kabataan, kagad na din silang umalis ni Ipong. Gabi na nang makarating sa tahanan ang binata. Nakaupo sa sala si Lolo Berong habang naglalagay ng langis sa mga maliliit na sisidlan. Ah, kumusta naman ang gamutan? Balita ko, kasama mo daw si Ipong kanina. Ay ano naman ang nangyari doon? Tanong ni Mang Berong. Maayos naman pulo pero nasira yung araw ko dahil sa pari na yun eh. Tugon ni Pilipo. Eh sinong pare? At bakit naman nasira ang araw mo, apo? Muling tanong ng matanda. Sino ba yun? Padre Laurencio ba yun? Basta napakayabang, eh wala naman palang ibubuga. Wika ni Filippo. Napangiti si Lolo Berong. Ay nako, yun naman pala eh. Hayaan mo na yun. Masyadong mataas ang tingin sa sarili ng pareng yun. Marami din ang ayaw sa ugali niya. Pero wala tayong magagawa. Dahil siya ang kura-paroko ng bayan natin. Tugon ni Lolo Berong. Patuloy itong nagkwento. Ngunit lingid sa kaalaman nito na nakatulog pala sa upuan ng binata. Kinabukasan maagang nagpunta si Ipong. O Manong, ang aga mo naman ata. Anong meron? Tanong ni Filippo. Eh mabuti naman at gising ka na. May naligaw kasi sa bahay kanina. Nangingi ng tulog. Pinuntan ka agad kita kasi sigurado kong magiging interesado ka. Tugon ni Ipong. Napainto sa paghigop ng kape ang binata at hinarap si Ipong. Ano? Ano pong ibig yung sabihin, Manong?
Tanong ni Pilipo. May isang bayang ginagambala ng aswang at sa akin sila lumapit. Balak ko sanang puntahan kaya naisip kita eh. Baka gusto mong sumama. Tugon ni Ipong. Aswang? Hindi ko pa nasusubukang makipagbugbugan sa mga aswang manong. Mukhang ayos nga yan ah. Sige, sasama ako. Sandali lang ha, magpapaalam lang ako kay Lolo. Tugon ni Filippo. Ngunit pinigilan ito ni Ipong. Ay nako, teka. Sandali lang. Huwag mo nang sabihin kay Mang Berong. Eh siguradong sasama din yung matandang yon. Wika ni Ipong. Dali-daling nag-ayos ang binata. Sinamantala ang pagkakataong nasa labas ng bahay si Lolo Berong. Mabilis na pumuslit mula sa daan sa likod. Teka manong ha, paano mo nasisiguro na aswang nga yung nananalakay sa kabilang baryo? Eh mamaya, asong gutom lang yan eh. Tanong ng binata habang naglalakad ang dalawa papunta sa tahanan ni Ipong sa gawing dulo ng baryo. Antayin mo munang makarating tayo sa bahay at ikaw na mismo ang magpatunay. Tugon ni Ipong. Pagkarating sa tahanan, nakita ng binata ang dalawang lalaki. Nakaupo ang mga ito sa atangan ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Filippo nang mapansing balot ng benda ang binti ng isa at yung isa naman wala ng braso. Anong nangyari sa kanila, manong? Tanong ni Filippo. Halika, doon tayo sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap. Masyadong maraming tenga dito. Tugon ni Ipong. Pagpasok sa loob ng tahanan, kaagad nagsimulang magkwento ang mga kalalakian. Ayon sa mga ito, narinig nilang umatungal ang mga alagang baka kaya pinunta nila. Laking gulat ng mga kalalakian nang makita ang isa sa mga bakang wala ng buhay. Nanlaki ang mga mata nila nang masipat ang isang lalaking biglang tumayo. Hawak-hawak nito ang atay ng hayop. Umaangil habang nakatitig sa kanila. Hindi na nagawang tumakbo ng mga ito dahil sa takot. Kaya mabilis silang sinugod ng nilalang at dinamba. May dalang itak ang isa sa mga kalalakian. Sa sobrang nerbiyos, aksidente nitong nataga ang paa ng kasama habang sinusubukang patamaan ng taga ang nilalang. Na noon ay kagat-kagat naman ang braso ng isa pang lalaki. Nakita niyo ba yung mukha ng aswang? Tanong ni Filippo. Hindi po eh. Punong-puno po ng buhok yung mukha niya. Hindi po namin nakilala eh. Tugon ng lalaki. Kung ganun, paano kayo nakaligtas? Muling tanong ni Filippo. Nagawa ko pong tagahin yung aswang sa likod eh. Nang masugatan ko, tumakbo na po palayo sa amin. Hindi ko na po inabol eh. Sugatan na din po ako eh. Wika ng isa pa sa mga kalalakian. Pakiusap, maniwala naman kayo sa amin oh. Hindi naman kami gumagawa ng kwento eh. Totoong aswang isang malakay sa amin eh. Hindi na nagsalita pa si Filippo. Napatingin lang ito kay Ipong. Na noon ay hindi rin masabi kung maniniwala siya sa dalawa o hindi. Dahil kung pakikinggang mabuti ang kwento ng dalawa, parang lumalabas. Sila mismo ang nag-away-away at nagtagaan. Hindi kaya nagtagaan kayong dalawa at ginamit nyo lang ang dahilan ng aswang?
magsabi kayo ng totoo. Dahil sa oras na matuklasan ko kung ano ang totoong naganap, hindi lang yan ang abutin nyo. Wika ni Filippo. Nagsasabi po kami ng totoo tungkol sa nilalang na pumatay sa baka. Pati na rin po sa sumalakay sa amin. Pero ang ipinagtataka ko po, bakit po yung kasama ko yung tinamaan ng itak? Eh yung aswang po yung tinataga ko eh. Wika ng lalaki. Ay nako, malaking palaisipan nga to ah. Hindi ko din lubos maisip kung bakit mo tatagayin ang kasama mo eh. Wika ni Ipong. Sandali lang, Manong Ipong. May kakayahan ba ang mga aswang na gumamit ng hipnotismo? Tanong ni Filippo. Oo, iyo. Ang tawag sa katangiang iyon, udom. Makakaramdam ka ng pamamanhid sa buong katawan hanggang sa hindi ka na makakilos. Iniisip mo na nakatayo ka lang sa isang lugar pero ang totoo, kinokontrol ng kung sinong nilalang ang katawan mo. Marahil ito ang nangyari sa dalawang lalaki. Tugon ni Ipong. Matapos ang pag-uusap, pumayag ang dalawang sumama sa lugar kung saan nangyari ang sinasabing inkwentro sa aswang. Paano natin malalaman kung darating nga mga aswang, Manong? Mag-aantay lang ba tayo dito? Tanong ni Filippo habang nakamasid ang mga ito sa paligid. Siguradong darating ang mga yon. May ugali ang mga aswang na umatake sa iisang lugar lang, lalo na kung alam nilang may makukuha sila at hindi pa tuluyang nabunyag ang kanilang pagkatao. Hinala ko, isa sa mga taga-baryo ang sinasabing aswang. Tugon ni Ipong. Maya-maya ay lumabas sa tahanan ang isang lalaki. Lumapit ito sa kanila. May dalang dalawang tasang kape. Magkape po muna kayo para mainitan ang masikmura nyo. Sigurado ding mapupuyat kayo sa pag-aabang. Wika ng lalaki. Ngunit nang lumingon si Filippo sa kanya, biglang nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Maraming salamat ha. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Filippo. Idong po. Sige, mauna na ako ha. Marami pa po akong gagawin eh. Pagpapakilala ni Idong. Dali-dali itong lumayo. Agad napansin ni Filippo ang kakaibang kilos ni Idong. Oh, eh bakit parang natulala ka iho? Anong meron? Tanong ni Ipong. Siguro wala naman, Manong. Baka pinaglalaruan lang ako ng mga mata ko. Tugon ng binata. Eh bakit? Ano bang meron? Ano bang nakita mo kay Idong? Napapansin ko kasi na parang tagusan ang katawan niya eh. Hindi ako sigurado pero para siyang usok. Napangiti si Ipong. Dahil sa wakas, napansin na ng binata ang inoobserba niya. Ay nako, alam mo sa totoo lang, kanina ko pa napapansin yan eh. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Dahil gusto kong ikaw mismo ang makatuklas. Alam mo bang yan ang nakikita ng mga taong may kakayahang kagaya mo sa tuwing makakarap nila ang isang aswag? Tugon ni Ipong. Kung ganun, ano pa ang hinihintay natin? Bakit hindi pa natin siya patayin ngayon? Tanong ni Filippo. Akmang iinumin na nito ang kape nang biglang tinabig ni Ipong.
Hindi mo dapat inumin yan. Paniguradong may lasong inilagay ang aswang na yon sa kape. Kailangan natin mag-antay ng tamang pagkakataon bago sumalakay. Hindi pwede magpadalos-dalos. Teritoryo niya ang lugar, kaya kabisado niya ang bawat sulok. Tugon ni Ipong. Dali-daling itinapo ng binata ang laman ng tasa. Pasimple itong nagpahid ng kanyang bibig, na kunwari ay naubos na ang kape. Walang hiyang aswang yan. Mamaya makikita mo. Balak mo pa akong patayin, ha? Humanda ka sa akin. Wika ng binata. Palalim na ang gabi ng mga sandaling iyon. Ilang piraso na ng sigarilyo ang naubos ni Pilipo. Samantalang si Ipong naman, piniling maidlip sa bangkong nasa ilalim ng puno. Bigla itong napatayo. Dinampot ang isang balde ng tubig, sabay buhos kay Pilipo. Anak ng... Ano bang problema, Manong? Sigaw nito. Ngunit hindi na naituloy pa ang ibang sasabihin. Bigla siyang pinatahimik ng kaibigan. Huwag kang maingay. Nandito na siya. Wika ni Ipong. Inikot ni Filippo ang tingin. Ngunit wala itong makita na kahit ano. Ano bang sinasabi mo? Paano mo nalaman, Manong? Wala naman ako nakikita. Tugon ni Filippo. Ako din naman wala akong nakikita. Pero nararamdaman ko siya. Nagtaka ang binata kung paanong nagagawa ni Ipong na maramdaman ang presensya ng nilalang. Bagaman maraming nalalaman si Filippo, ito ang pinakamalaki niyang kahinaan. Pasensya na, Manong, ha. Mukhang ikaw ang magiging mata ko. Wala kasi talaga akong ideya kung anong dapat kong maramdaman . Tugon ni Filippo. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na makaharap mo na ang nilalang, magkakaroon ka ng ideya. Humanda ka. Papalapit na siya! Tugon ni Ipong. Ilang sandali nga ay narinig ni Filippo ang pagaspas na tila higanting pakpak. Dali-daling inabot sa kanya ni Ipong ang isang sibat. Ayos ah, sibat? Eh, hindi ko nga makita yung kalaban. Tapos sibat pa yung ibibigay mo sa akin. Wika ni Filippo. Ay nako, sana pala hindi na lang kita sinama dito. Napakadami mong reklamo. Dapa! Tugon ni Ipong. Sabay hatak kay Filippo padapa. Nanlaki mga mata ng binata nang mapansin ang napakalaking anino ng isang lumilipad na nilalang. Biglang naramdaman ni Filippo kakaibang presensya. Sigurado siyang mula ito sa kanilang kalaban. Mukhang may laban na tayo, Manong. Nararamdaman ko na ang aura niya. Wika ni Filippo sabay tayo. Kagad nitong sinundan ang nilalang. Humanap ng mataas na lugar ang binata upang makita nito ang pag-atake ng kalaban. Nag-usal ng sabulag para hindi siya maramdaman. Ilang sandali pa, muling lumantad ang nilalang. Walang pagdadalawang isip niya itong binato ng sibat, dahilan para mapunit ang pakpak nito at tuluyang bumulusok at sumadsad sa lupa. Dali-daling bumaba ng puno ang binata, hindi alintana ang masukal na daanan. Tinungo nito ang pinagbagsakan ng aswang. At sa pagkakataong iyon,
nakita ng binatang nag-aabang ang nilalang. Huminto ang binata, pinakiramdaman ang kalaban. Biglang namanhid ang katawan ng binata. Unti-unting kumilos ang kanyang kamay. Pilit nitong binubunot ang itak na nakasugbit sa kanyang bewang. Naloko na. Ang lakas mong manggagamot. Nagawa kang tabla ng udom. Paglabanan mo yan, Pilipo! Wika ni Ipong. Ang dali lang sabihin sa'yo eh. Dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Bakit hindi mo na lang kaya ako tulungan dito? Tugon ni Filippo. Kaya mo na yan. Ituring mo na lang na isa ito sa mga pagsubok mo at bagong karanasan. Naupo si Ipong sa lupa. Pinanood habang sinusubukan ni Filippo na labanan ang tigalpong binato ng aswang. Unti-unting umaangat ang kamay ng binata. Tumututok ang itak sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Filippo na nagagawa siyang kontrolin ng isang nilalang. Sa isipan ng binata, tama ang sinabi ni Ipong. Isa itong pagsubok ng kanyang kakayahan. Ilang sandali pa ay biglang sinugatan ng binata ang sarili at saka pa lamang ito tuluyang nakawala sa kontrol ng aswang. Walang yaka! Sino ka sa tingin mo, ha? Kanina ka pa eh. Sinubukan mo akong lasunin. Tapos ngayon naman, gusto mong gilitan ang sarili ko! Wika ng binata. Biglang napatras ang aswang dahil kitang-kita nito kung paanong nagliwanag ang katawan ni Filippo. Ay nako, eto na ang pinakamasayang parte. Kung nandito lang sana si Lolo Berong, nako, siguradong matutuwa ang matandang yon. Wika ni Ipong. Huwag kang makikialam, Manong Ipong, ha? Akin ang isang to! Wika ni Filippo. Ay nako, eh sino bang may sabi sa'yong makikialam ako? Sige na, gulpin mo hanggat gusto mo. Huwag mo lang bubuhayin na, dahil kapag nakatakas yan, hindi lang malamig na tubig ang ibubuhos ko sa'yo. Sasabunin at hilurin pa kita gamit niyang itak na hawak mo. Napapangiti na lang si Ipong sa tuwing tinitignan ng binata. Hindi nito lubos maisip na ang batang noon ay patpatin, magiging ganito kalakas. Sa kabila ng katotohanan, iisang mutsa lang ang tanga nito. Ito ay ang mutsa ng palos. Biglang naputol ang pagbabaliktanong ni Ipong. Nang biglang nawala si Filippo na parang pula. Kasabay ng paglitaw nito ay ang pagtilapo ng kalaban dahil isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata. Napatayo si Ipong lalo na nang makitang sunod-sunod na pinagsisipa ng binata ang aswang sa sikmura habang nakandusay ito sa lupa. Hinawakan ito ni Filippo sa leeg. Dahan-dahang itinaas. Itinutok ang itak sa dibdib ng nilalang at nagsimulang magtanong. Sino ka? At bakit mo ako balak lasunin? Bakit mo kami pinagpaplanuang patayin? Lumapit si Ipong upang marinig ang kasagutan ng nilalang. Nanooy nang hihina na dahil sa ginawang panggugulpe ni Filippo. Napagutusan lang ako ng aking amo. Kailangan kong alisin ang mga tinik sa dadaanan niya. At isa ka sa mga yon. Wika ng nilalang. Na noon ay unti-unting nagbabalik sa anyong tao. Sige, magsalita ka lang.
Sinong amo yung sinasabi mo? Muling tanong ni Filippo. Malalaman mo sa mga susunod pang araw. Lalo pa kung patuloy kang makikialam sa lahat ng mga binabalak niya. Wika ng nilalang. Laking gulat ni Ipong nang bigla nitong baliin ang sariling leeg dahilan ng agarang pagkamatay. Mukhang totoo ang sinasabi niya, Filippo. May mas mataas na nilalang ang nag-utos sa kanya. Pero sino naman kaya ang tinutukoy niya? Wika ni Ipong. Siguro, malalaman na lang natin sa mga susunod na araw. Wala din naman tayo mapagtatanungan eh. Ayun o, patay na. Tugon ni Filippo. Matapos ang kaganapan ay umuwi na ang dalawa. Nakaligtaan ng mga ito na walang alam si Lolo Berong sa nangyari. Dahil umaga na, nagpa siya sina Filippo na magkape na lang at habang ginagawa ito, hindi sinasadyang naikwento ni Filippo ang nangyari sa matanda at gaya ng inaasahan, galit na galit ito. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Ipong? Isinama mo ang apo ko sa pagtugis ng isang aswag. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. E papaano na lang kung sakaling may nangyaring masama sa kanya? Wika ni Lolo Berong. Nagkatinginan ang dalawa. Akmang sasagot pa sana si Ipong. Ngunit hindi na ito nagawa. Dahil muli na namang nagsalita si Lolo Berong. Hindi mo alam kung gaano kong iniingatan ang batang ito. Simula ng isilang yan, hanggang sa tinubuan na ng buhok sa katawan, ginawa ko ang lahat para lumaki siyang malayo sa kapahamakan. Dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa mga magulang niya sa oras na dumating sila. Biglang napaangat ng tingin si Ipong at Filippo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabanggit ng matanda ang tungkol sa mga magulang ng binata. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Buhay pa ang nanay at tatay ko? Tanong ni Filippo. Nanatiling tahimik ang matanda. Ramdam ng binata na meron itong itinatago. Oo, Filippo. Buhay pa ang mga magulang mo. Ngunit walang katiyakan kung nasaan sila. At gaya ng sinabi ko, babalik ang mga yon sa oras na may mangyaring masama sa'yo. Ako ang mananagot sa kanila. Tugon ni Lolo Berong. Hindi, Lo. Wala po kayong dapat panagutan. Sila ang malilintigan sa inyo, pati na din sa akin. Iniwan nila ako at wala man lang pasabi kung saan sila nagpunta, kaya wala silang karapatan na magalit kung sakaling may mangyari sa akin. Dahil una sa lahat, wala naman silang pake, hindi ba? Wika ng binata. Alam ni Lolo Berong na masama ang loob nito dahil sa pangiiwan ng kanyang mga magulang. At dahil doon, naging tampulan ng pangungutya si Filippo na naging sanhi ng pagiging basagulero nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Filippo. Sa palagay ko, hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Kumalma ka lang, iho. Sigurado ako. Siguradong meron dahilan kung bakit kanila iniwan. Siguradong magpapaliwanag sila kung bakit sila nawala at iniwan kanila sa akin.